By God's grace, umabot na tayo sa session number 66, no? Part 2 ng Psalms ngayong gabi. Nag-introduction tayo last time. And ngayon, we zero in on sa Psalms of Lament. In particular, yung individual lament psalms. Kasi there are two kinds of psalms of lament. Yung communal, no? Ang gamit niya ay we, no? Or us, the pronoun, we, community. And then, individual, ang gamit niya naman ay I, yung first person singular, no? Sa mga salmo na ito. So, hinati sila into two parts. No? Alright. Now, pag hinahati yan, yung mga salmo into different divisions, sinahati sila according to literary styles. No? Anyong pampanitikan, ika nga, no? Literary forms. No? Kasi ang understanding ay ganito, pag na-identify mo daw kung anong klaseng speech yan or forms of speech of literary style, no? Anyong pampanitikan, anong klaseng sulatin yan, no? Ito ba ay panaghoy? Ito ba ay pagpupuri sa Diyos? Ito ba ay salmo ng hari? Royal psalm? So, yan. Kung ma-identify mo daw yung form or speech pattern, no? Kasi nga, literary form, or another way of saying is yung speech pattern, yung estilo ng pagdidiskurso. Of course, hindi na ito diskurso, naisulat na, no? But just imagine, they were first said in oral tradition as prayers, verbal prayers, no? So, pag ma-identify mo yung pattern daw, no? Ng salmo na yan, speech pattern, no? Lalo mong maiintindihan yung meaning niya. Kasi yung people's speech patterns are windows to fuller understanding of society, culture, belief, thinking, meaning. Sa experience natin, ganun, no? Pag ma-identify mo yung anong klaseng tao ito, yung, o kaya yung gusto niyang sabihin, kasi nasanay ka na doon sa style na niya ng pagsasalita. Sa homily na lang ng pare, di ba? Eh kung araw-araw ko nagsimba at yung pare na yon eh yung napapakinggan niyo lagi, predict niyo na yan yung speech pattern niya, kung ano yung style niya. At nakapikit pa kayo, hindi nyo pa ano, alam nyo na, eh, ganyan yan. Kasi, doon siya nag-aral sa school na yon. Kaya ganun ang style nila ng pag-homily. Minsan narinig ko yun, minsan nag-homily ako, sabi, alam ko saan ka nag-aral, Father. Sa Divine Word Seminary, sa Tagaytay. Bakit? Yung style nyo ng pag-homily, eh, ganyan yung ibang SVDs na na-establish na nila yung speech pattern. So, alam nila kung anong estilo mo, para, ano yung pag-i-interpret mo sa ano yung mga illustrations mo doon sa homily, mahaba o gano'n, kahaba, kaikli. So, sabi ito ng scholar in 1926 nung pinublish yung libro na yan, ang German, Hermann Gunkel, ang tawag dyan sa biblical studies, yung technical term na tawag, sa ganyan pag-aaral, i-identify mo yung form ay form criticism. Yan ang technical term ng klaseng pag-i-interpret tungkol sa literatura o sulatin sa Biblia. Form criticism. Yun ang unang stage na para makapasok ka sa meaning ng text. No? Kasi wala na nga tayo, malayo na tayo sa pangyayari. Di ba? Hindi na nga rin natin alam paano pronounce yan, paano inawit, o saan nagsimula, sinong nag-compose. All those information already escape us today. Pero alam natin yung pagbinasa mo kung anong klaseng literatura yan. Dahil may pattern siya pag binabasa mo. So, in-identify niya yun. And he came out with five major literary forms. Of course,
Today, marami ng variations ito. Pero nung unang sinuggest ni Gunkel in the 1920s, yun yung pangalan ng German scholar, ay limang major patterns, sabi niya, lima. Other scholars today could identify more than that, no? And marami na rin siyang mga variation. But let us stick to the classic division or classic identification. So, sabi niya, lima. Yung lima na yan, can literary forms, major, kasi may mga minor. We will deal with some of the minors in the future, pero yung mga major patterns, sabi niya, hymn, or tinawag niya na song of praise, no? Or hymn. Pangalawa, ito yung topic natin ngayong gabi, individual lament. Then, thanksgiving psalm, sabi niya, community lament, and then royal psalm. Pinaghati niya pa yung lament, no? Pwede naman silang pag-isahin. Pero dahil nga malaki, no? Maraming representation sa ng mga salmo itong dalawa na ito, so hiniwalay niya para maging tuloy naging lima, no? Okay. So yung studies natin ng salmo, susundin ko ito. Pero magsisimula nga lang ako ngayong gabi itong number 2 kasi ito yung pinaka marami. Okay. So now, a note lang sa numbering of the Psalms, no? Para hindi kayo malito. Yung Salmo, dalawang sinusunod na numbering today, no? Yung Greek na numbering, okay? Yun yung meron tayo karamihan sa ating Biblia, no? Pati sa lectionary. Okay? Kanya nga lang, yung Hebrew Bible, iba yung numbering niya. Itong Greek, yung Septuagint, yung Hebrew ay Hebrew text. No? Iba ang numbering niya. Kaya minsan, makikita nyo, verse 8, chapter 8, sana yan. Bakit, Psalm number 8, bakit 9? So, because magkakaiba ang numbering ng dalawa. So, dito yung kung susundan ninyo, from 1 to 8, parehas sila. Pero pag yung Greek or our Bible today, yung 9, Psalm number 9, Psalm 9 and 10 sa Hebrew Bible. Okay? Pagdating mo naman sa 10 to 112 Psalms, sa Hebrew ay Psalm 11 up to Psalm 113. So, nag-plus 1 na. Kasi obviously, no? Nagdagdag ka na dyan, no? Then, yung 113 na sa ating Biblia, 114, 115 sa Hebrew Psalms, no? And then 114 to 115 ng Biblia natin ng Greek, 116 one psalm lang sa Hebrew Bible. And 116 to 145 is 117, 146, and 146 to 147, 147 lang. So bandang dulo, magkaparehas na uli sila. 148 to 150. So don't be confused pag may mga numbering na iba ay that is, of course, because of the different numbering sa Septuagint or the Greek Bible and what you have in the Hebrew Bible. Kaya halimbawa, yung Psalm, yung Good Shepherd, no? Psalm 23, di ba? Nandito yan. Psalm 23, 24 yung kabila, plus 1 ka. Diba? Psalm 24 doon, Psalm 23 dito. Yan. Alright. The Psalms of Lament, yung frequency niya, meaning how statistics. No? Around 42 Psalms, there are 150 Psalms, yung 42 na yan ay halos one-third, diba? Halos one-third ay Psalms of Lament. Ang dami. Halos one-third nga. 30 of which are individual lament psalms. Kaya pinakamaraming representation ay individual lament psalms. Kasi out of 42, 30 doon ay lament psalms. And the other one, yung the rest, ay communal lament. The reason na maraming psalms of lament sa salmo na supposed to be praising God, praises and thanksgiving, salmo ay awit eh. Eh, kaso karamihan doon ay panaghoy, complain. Ay, most probably,
because of the trauma ng mga Jewish people from the experience of the worst part of their history, yung Babylonian exile. Sabi nila, dito na-compose or right after the exile, na-collect itong mga salmo na ito, kaya ang daming mga salmo ng panaghoy, no? Dahil sa karanasan nilang hindi maganda, traumatic, no? Ang karanasan nila nung Babylonian exile, nung tinatawag na pagtatapon. We have no experience of exile, no? But you can just imagine yung mga like the Vietnamese, so an experience of being refugees, no? Both people, yung bang pinaalis sila, umalis sila sa kanilang bansa. So, they became refugees, mga ganyan, no? So, we don't have that kind of, maybe you can say, traumatic yung martial law, but nothing can be compared nga doon sa talagang buong nation ay itinapon sa ibang bansa. Imagine from your own land, considered holy land, you are uprooted or taken away and brought to a land of the Gentiles, Babylon. Alright. So, that alone is traumatic. Iba pa yung treatment sa kanila doon. Now, there are speech pattern, di ba sabi natin? Speech pattern. So, yung pattern ng individual lament, psalm, ay merong limang parte, five parts. Una, invocation. Meaning invocation is, di ba sasabihin sa'yo, Father, can you give the invocation? Yung invocation sa atin ay prayer. Pero yung invocation na tinatawag, ito yung ina-address mo directly yung God, si God. No? So, address to God. Yan, yung invocation. Then, yung complaint. Pagtapos mong address yung Diyos, yung complaint na. Yung naghoy mo na. Okay? O, then, supplication. Yung humihingi ka na ng tulong sa Diyos. Supplication. And dahilan na ikaw ay nanghihingi ng tulong. But katutulungan, the motive, ang ending niya ay praise and thanksgiving, pagpupuri. Para bang sabi nung ni Gunkel, mukhang yung lament psalm ay hindi naman talaga 100% lament, no, na nagko-complain. Kasi sa bandang dulo, meron siyang laging pagpapasalamat. As if narinig o napakinggan o natugunan ang Diyos, ng Diyos ang iyong isinumbong, anong ipinagko-complain, yung panaghoy. Pero sabi naman ng mga ibang experts, katulad nga yung nabanggit ko, si yan, Pastor Rico Villanueva, sa kanyang libro na Salmo, hindi lahat ng Salmo ay nag-e-end ng pagpupuri, praising ni kay God o thanksgiving. Hindi lahat. No? So, hindi tama na yung lament psalm ay laging nag-e-end ng pagpupuri sa Diyos, praises, or thanksgiving. Now, we will see. We'll see an example. One example lang, kasi hindi naman natin ma-discuss lahat ng every psalm. There are 150 psalms. So, let's give one example sa psalm of individual lament. Imagine, there are 42 lament psalms, 30 of which are individual lament. And one of them, the most famous or pinakapopular, is Psalm 22. Right? So popular that nung ako'y nag-aaral sa Roma for a course on Psalm, ito yung ginawa kong paper na sinubmit as a part of the requirement para sa licentiate program sa Roma. So napag-aralan ko ng masinsinan at that time, 1996-7 I think, many years ago, yung Psalm 22. Popular because... yan na nga,
dahil nasa siete palabras, no? Jesus dying prayer, not in the four Gospels but only in Matthew and Luke. I hope I'm correct, no? I think this is Mark, no? Okay, I stand corrected, no? Oh, you correct me. Luke is different. Ito yung mga may mga magnanakaw doon. So then ito yung passion, no? Kineri din ng passion. Beautifully translated this way, no? Diyos ko, aniya, ako po'y nilimot mo na. Ang ganda ng pagka-render niya, no? Into Tagalog verse, no? From the passion. So yung Psalm 22 is, my God, why have you abandoned me? Yun yung start ng Salmo na yan. Okay. My God. So individual lament, no? Why have you abandoned me? Individual lament. O kung communal lament sana, you will say, our God, why have you abandoned us? Pero we will see a sum of communal lament in the future. Not tonight, but the next sessions to come. So, before we enter into the first part, which is invocation nga, yung mga salmo, not all, no? Not all, but most of them, makikita nyo na meron silang superscription. Another word for superscription, title, pamagat. No? Sometimes nasa verse 1 o kaya walang verse. Depende kung anong susundin yung numbering nga. No? Sometimes walang verse, yung iba sometimes doon nagsimulang verse 1. Kasi superscription lang yan, no? Title. It's not supposed to be part of the psalm. Why? Scholars unanimously agree yung mga titles na yan ay added later nung nakumpus na yung mga salmo as shown in some of the in older manuscripts. Wala silang pamagat. No? Nagkakaroon na lang ng pamagat later on. So some scribes place these titles which most of them we do not understand and hindi natin naisasalin na maayos dahil hindi nga natin alam ang ibig sabihin nung sinabi nila yung mga scribes na naglagay ng mga titles. No? So, halimbawa, sa Psalm 22, ito yung pamagat niya. No? Sa English, ang translation ay for the leader according to the deer of the dawn. No, not deer, but deer, na deer. No? Deer, na usa. According to the, what is that deer of the dawn? Sa Hebrew, lamnaseach al-ayelet hazakar mismor le David. Actually, this is just an educated guess, yung translation. Kasi nga, translation are, superscriptions are later additions and most of them, we don't really understand what the expressions mean. Anong ibig sabihin ng al-ayelet hazakar? So, educated guess, deer of the dawn. Ano yung ibig sabihin ng deer of the dawn? So, maraming mga attempt to interpret. So, check nyo yung commentary na in-order ninyo. Mayroong suggestion din yan, pero they will remain as educated guess. Kung may suggestion kayo, educated guess din yun. No? Kung makikita nyo sa internet, mababasa nyo somewhere else, educated guess lahat yan. Kasi nga, nobody knows. Lalo yung mga word na yan only appeared once sa Biblia. Wala, you have no way to compare kung paano mo malalaman yung tamang meaning o translation. So, wag nating pilitin. Kaya yung mga ibang Biblia, preserve na lang na nila yung Hebrew. Hindi nila translate. Like some of the Bibles that I know, they just simply place the
titles in Hebrew, Lamnasea, Al-Ayelet HaZakar, Mizmor LeDavid. So, we can ignore, sabihin na lang natin, yung title in our interpretation. It should not affect our interpretation. Okay? So, punta na tayo sa invocation. Yung first part ng lament ay invocation. Address to God. Okay? At nasaan yung address to God noong salmo natin? Diyos ko, Diyos ko. Ayan. My God, my God. Now, kung nasa Hebrew, appreciation kayo ng Hebrew poetry and composition, no, literary style, yung uulitin mo yung word does not have to be done that way. Pwede namang sabihin, my God lang. Wala na yung my God. Ba't doon pa dodoblehin? My God, my God. No? So you already know na pag inulit yung pag-address na ganyan, eh, merong ibig sabihin noong writer o noong psalmist na bakit dinuplicate yung pag-address. Hindi naman natin, halimbawa sa Our Father, we do not say, Our Father, holy be your name. We don't say that. No? Although we could have said that nung tinuro ni Jesus, bakit hindi niya pinadoble yung pag-address sa Diyos? So, because may meaning, bakit dinoble yung invocation, no? Pwede naman sanang my God, no? Diba? My Lord and my God, sabi ni ano ni Thomas, no? So my God, Eli, Eli. Yun sa wikang Ibrayan Aramaic, no? So mayroong sense of urgency, yan. Yung pag-ulit, eh, pagtitignan nyo sa Biblia, sabi nila, I also check, yung mga names na inulit, yung in-address na inulit, mayroong sense of urgency lagi. Mayroong mangyayaring revelation or intervention ng Diyos. Katulad ma, katulad ni pagtawag kay Abraham, no, you check or yung mga address, no, na ano, yung kay pagtawag ng Genesis 22, no. So there is also the sense of intimacy, no. Inatatawag niya ng Diyos na my God. So intimacy 'yon, yung makikita mo yung relasyon niya na malalim sa Diyos. Yung sinabing Diyos ko, no, my God, no? He did not say our God, no, or with another name, o Yahweh, or what, but my God, no, with the first person singular, no. So sense of intimacy. Now, second, ito na yung body of the lament psalm, ay yung complaint, yung pinakakatawan niya, no? Sabi ni Professor Rico Villanueva, magandang i-translate daw sa Tagalog ang complaint na pagsusumbong sa Diyos. Hindi talaga siya complain na bumunta ka sa principal o magko-complain sa manager, magko-complain ka sa parish priest. Eh, wala naman kayong intimate relationship doon. Makaka-complain ka lang o makakapagsumbong ka lang pag mayroong relasyon kayo na malalim. Kaya masasabi mo ng ganong mga words, ng salita, makakapag ano ka ng iyong hinanaing, no? Kapag express ka yung mga hindi mo nasasabi, masasabi mo doon sa tao na kampante ka, na meron kayong malalim na ugnayan, relasyon, pati sikreto mo, nasa kalooban mo, masasabi mo, no? Kaya sabi niya, mas magandang i-translate sa Tagalog yung complaint na hindi panaghoy o hinanaing, kundi pagsusumbong. Maganda rin, ha? Sabi ni Professor Villanueva, no? Pastor Rico. So, pagsusumbong. Now, paano ang pagsusumbong? Laging malimit, kung hindi man lagi, nandyan yung word na why.
yung interrogative question na why, bakit? Sa Hebrew, lama. Bakit? So, laging naumpisan siya ng ganyang katanungan. Why? Bakit? So, makita mo sa Biblia kung may nag-start na yung minabasa mo, may why doon, may bakit, nagtatanong, ayan, candidate yan ng Psalm of Lament. Alright. Bakit mo ako pinabayaan? No? Why have you abandoned me? Why have you abandoned me? My God, why have you abandoned me? Napakalalim na katanungan yung pagsusumbong, di ba? Kasi ang Diyos na ipangako niya, hindi siya mag-aabandon. Ang pangalan niya nga ay, di ba, nung nireveal niya kay Moses ay, I am who I am, or I will be with you. I am who will be with you, who will accompany you. Di ba? Yung sabi niya. So, ibig sabihin nun, yung Diyos kasama lagi. No? Wherever the people of God were going, no, He is with them. Kasi nga, I am with you. I will be with you. Yun yung pinangako niya. Pati pangalan niya ay I will be with you. So, yung I am who I am can be translated as I will be accompanying you. No? I will be with you. E ngayon, abandoned. Sabi na ano, why have you abandoned me? No. Then, verse 2, my God, yan na naman, intimate call, no, address. I cry by day, but you do not answer. By night, there is no rest for me. You remember yung day and night, yung tinawag natin na style ay totality, merismus, no? Ang style dyan. Day and night, meaning the whole time. No? Hindi lang day and night, but the whole time. Merismus, ang style yan. Totality of the thing. No? So, tahimik yung Diyos. You do not answer. There is no rest for me. Meaning no rest na nagtatawag siya. Hindi siya natutulog para tawagin lang siya. Tawagin niya lang ang Diyos, no? O by crying and praying. No? Sabihin na natin, cry is another word. Another word for cry is a strong prayer. No? I cry by day, but you don't answer, and by night there is no rest for me. So, God is silent. No? Biro mo, tahimik yung Diyos. Hindi man lang siya nasagot. Yan. So, then, yung part ng complaint nung salmista, eh, nung in the past, sabi niya, in the past, no, nakikinig ka sa aming mga ancestors. Yan, kinumpere niya na yung nangyayari sa kanya at doon sa panahon ng kanilang mga ninuno na sinasabi na yung Diyos eh kumikilos. Eh bakit ngayon hindi naman pala kumikilos? Kaya may part dyan in verse 5 na may reference to the past. Pagtitignan ninyo, eh, naka-style siya in a chiastic way. No? Parang X. No? X. Chiastic way. No? Ako, kung mababasa yung mabuti niyan, estilo yan sa pagde-deliver ng speech. Na yung first part ay magko-correspond sa last part. No? And then, yung may gitna siya. No? Kaya, alimbawa, sa sinabi ng salmista, in you, our ancestors trusted. Doon sa bandang huli, sasabi niya, in you they trusted. Sa gitna, you delivered them and they were rescued. No? Yun yung in the past. No? Ay, nagtiwala sila sa iyo, you delivered them. No? You rescued them, nagtiwala sila sa iyo. So, ayan. Pero sa kanya, silent ang God. Inabandon siya, abandonado o abandonada ang salmista. Right. Eh, kaya nga, eh, mukhang inconsistent ang God. Kung gagamit ka ngayon ng description sa Diyos according to the psalmist presentation,
inconsistent pala yung Diyos, no? Gusto niya lang makinig kung gusto niya, kung hindi, wala siyang pakialam. Yan. Okay. Yung another part ng complaint dito sa Psalm 22 ay yung ibababa mo ang iyong sarili. Self-abasement. No? Diyos kataas-taasan is you're the Holy One of Israel. Sabi dun sa isang verse, magbasahin yung Psalm 22. Holy One of Israel, nandyan ka, napakataas. Pero ako, napakababa. Now, how could he poetically describes that is an art. Tingnan natin, no? Paano niya sinelf, binibase, binaba ang kanyang sarili. No? Sabi niya, I am a worm, not a man, not human. A scorn of mankind, humankind, and despised by people. So, gumamit siya ng metaphor. At para sa kanya, ang pinakamababang uri na siguro na linalang ng Diyos, na pwede niyang gamitin sa kanya, na nakikita niya, ay yung siya ay worm. Uod. Worm. Yung uod sa atin, mahalaga pa eh. Diba? Ginagamit nga yan sa pag-fertilize, di ba? May halaga pa siya. Pero nung unang parang, baka hindi pa na-discover ang use ng worm. Sabi niya, I am a worm. No? And so, meaning, this is a metaphor, no? So you have to go to dictionaries na, kung hindi modern dictionaries, kasi anong ibig sabihin ng worm during that time? Ano yung meaning niya? So, sa mga biblical studies, mayroon na ring dictionary na ganyan, dictionary of symbols na ginagamit sa lumang tip sa Biblia. Marami nang na-accomplish ng mga scholars. So lahat ng angulo ng problema, nasagot na nila yan. Kasi sa dami ba nila, 200 years of biblical scholarship. So meron na ring dictionary of biblical symbols. So titingnan mo, anong ibig sabihin ng worm doon sa dictionary na yan? Iniisip mo lang ng worm ngayon, yung worm, that's a modern thing, no? Baka may ibig sabihin sila na meaning nung panahon nila. Okay. So, not important, unclean. Eh, isa mga Hudyo, napaka, ano yan, eh, yung clean and unclean, di ba? May dugo ka na nga lang, unclean ka na eh. Kumakain ka ng unclean food, unclean ka din. Meaning you are no longer you are unable to approach the holiness of God in the temple because you're unclean, poor, sick, and dying. Yun yung mga meaning ng worm. No? So, paano naging dying yung worm? Buhay naman. Pero that is how they thought of that kind of symbolic meaning of worm. No? Ang worm sa Hebrew ay tulaat. Ang prayer ay tehila o tehilot in plural or praises. So, mukhang nagpe-play on words din itong naglalaro siya, pinaglaroan niya yung word na yon, no? Itong salmista na siya ay naging tulaat na at yung Diyos ay tehilot, purim-puri siya. Siya naman ay worm na worm. Yan. Alright. Now, sa complaint, kasama dyan yung pangungutya, mockeries from the enemies. Right? Mockeries from the enemies. No. Okay. Yung mga enemies niya, okay, dinescribe. No? Paano ba sila, paano siya kinutya ng kanyang mga enemies? No? The use of body language. So, pwede kang kutsain in words, in the, pero in use of body language. Mabasahin nyo yung part ng Salmo na yan, they cast their eyes on me, sabi niya. Ano ibig sabihin noon? Tinitigan.
ba't tinitigan ka pa? Eh, pangungutya na yun. Eh, sa kanila, pangungutya yun. Pag tumitig ka, para bang sinasabi na iniirapan ka. Di ba sa Tagalog may sinasabing iniirapan na, na ganyan? Na hindi, ka, hindi pangungutya yun, pero suspicious. Look, no? Stare. No? Yung tinitigan, stare, manlulumo ka, manliliit ka. No? Ano? They open their lips. Sabi, ano yung sabi ng opening lips? No? Eh, siguro, nginungusuhan, pag sinabi natin ngayon sa Tagalog, nginungusuhan, no? Pat sa kanila, opening lips, sabi, ganyan siguro, no? Pangungutya yun. Wala pang sinasabi. No? At, wagging their heads, no? Umiiling-iling, no? Meaning, this is a loser. Loser ito, no? Ito, walang silpi, no? Walang halaga. So, wagging their heads. No? Then, ito na, meron na yung verbal attack, verbal jeers against the psalmist by the enemies. Anong sabi nila? Yung sa kanilang pangungutya, which is part of the complaint, rely on the Lord. Let Him deliver him. Let Him rescue him since He delights in him. Okay. Rely on the Lord. Inutosan nila, sinasabi nila, kinukutya nila yung psalmista. Oo, ngayon, oh, magtiwala ka sa iyong Panginoon. No? Doon ka. At then, they turn to God. Kasi, let Him deliver him. No? Meaning, in-address na nila direct ni si God, yung mga nangungutya, yung mga mockers. Oh, let Him deliver him. No? Let Him rescue him. Kung talagang mahal niya itong tao na ito, if natutuwa siya sa tao na yan, let Him deliver him. Tingnan mo yung mga pati pangungutya ay may art of saying that. Yung mockery, verbal jeers. Di ba ginamit ito ng mga ebanghelista, di ba? Doon sa passion ni Jesus. No? Let Him deliver him. No? Sabi ng mga nangungutya doon sa crucifixion. Yeah. Now, yung rely, is English, no? Attempt to translate the word roll, literally roll. Roll in Hebrew is goal, meaning roll. So paano naging rely yung mag-roll ka na ganyan, no? Yeah, tsamba lang yung rely on the Lord kasi nga mahirap gumagamit ito ng symbolism, no? Roll on the Lord, something like roll to the Lord. Gumulong ka, no? Papunta sa Diyos. No? And the enemies also mock God. No? So, let Him deliver him if He delights in him. So, parang minamak na rin yung Diyos. Eh, tama nga, kasi yung sabi nga ng Proverbs 17 verse 5, ang sabi doon, to mock the poor is to insult the Creator. No? Kung minak mo yung naghihirap na yon, ang minamak mo, ang iyong kinukutya ay ang gumawa sa kanya. Para bang pag, di ba, kung mumurahin tayo ng tao, sino bang minumura nila? Yung saan tayo nang galing? Yung nanay natin. Hindi ho ba? Saan ganun? Di ba yung curse sa Tagalog and sa ating language na anak ng blank, no? O ano, eh, sino ba ang kinukutya doon? Eh, hindi lang yung tao, kundi yung nanay. Yung kasalanan ng nanay, bakit siya napasama doon sa pangungutya, doon sa cursing and invective laban doon sa tao na yon. So, kasi doon siya nang galing. Kaya yung taong kinukutya, ang kinukutya mo in the end ay yung gumawa sa kanya. Yung ang Panginoon, the Creator. Sabi ng libro ng Salawikain. Okay. Then, kasama sa complaint ay yung public humiliation. The act of public humiliation. Kanina, self-debasement. Ngayon, public humiliation.
ano yon? They divide my garments among themselves, and for my clothing, they cast lots. Public humiliation, mahuhubaran ka na, wala ka ng damit. Diba? Wala ka ng damit. Ibig sabihin, pinaghati-hati na yun, o pinagpupustahan na ang iyong garments. Eh, sa mga tao noong unang panahon, dalawang uri lang ng garments. Dalawa lang ang garments nila. Isa panloob, isa panlabas. Yung panlabas, para pagtaglamig, kailangan mo yun. Pero not all the time, eh, meron ka nun. Kung may mayamang ka, dalawa yung iyong pieces of garments. No? Pero pag ikaw mahihirap, isa lang. Diba? Eh, hindi man uso ng damit na katulad natin ngayon, ng dami-daming damit, so, super abundance ng clothes today. No? Kaya nga sa Biblia, di ba, when I was naked, you clothed me. Kasi talaga kasi kulang na kulang ang damit. And nakedness ay disdain sa Biblia. Nakedness is disdain. No? Maalala nyo, yung Genesis chapter 2 verse 25, no? Yung noong bago pa sa napatalsik sa itong lalaki at babae sa garden, no? Garden of Eden, eh, they were naked, pero hindi sila nahihiya. No? But later on, nahiya na sila. So, buti gumawa ng, nagtahi ng Diyos ng mga dahon-dahon daw and clothed the human being. So, kasi nakedness nga, is disdain. It's a shame. No? So, yun. No? Public humiliation. Maalala nyo, eh, ginamit na naman ito sa Pasyon ni Jesus, yung mga sundalo na nag-sugal, no? Cast lots na doon sa damit ni Jesus. Naked. Siguro, naked talaga ang Panginoon noong pinako siya. Kasi ganun eh. Shame, no? Public humiliation, no? Dinamitan lang ng mga artist ngayon para kahihiya naman ang Panginoon na hubot-hubad na nandoon sa altar na kuan, di ba? Hubot-hubad. Kaya buti nila yung mga artist na dinamitan na lang, pero you could imagine na hubot-hubad ang Panginoon noong siya ay nasa cross. It's act of public humiliation. Wild animals as metaphors for enemies. Paano dinescribe nung salmista ang kasamaan, no? Pagiging masama ng kanyang mga kaaway. No? In the next sessions to come, we will also discuss the problem of the Psalms wherein the presence of enemies. How do we pray them? When we pray the Psalms, we are praying against the enemies. But that's a theological problem which we shall deal later on. Pero let's just take the fact na may enemies itong salmista, and in a literary way, paano man niya, poetical way, dinescribe ang kanyang mga kaaway. Gumamit siya ng metaphor, sila yung mga mababangis na hayop, wild animals. With due respect to animals, be kind to animals, pero minsan, mas kind pa yung animals kaysa tao. Anyway, tingnan natin. Sabi, verse 13 na tayo, of Psalm 22, many bulls surrounded me, the strong ones of Bashan, a place where you have probably bulls, encircled me, napaligiran na ako ng mga mababangis na hayop. Then, they opened their mouths at me at a ripping and a roaring lion. Yan. Susunggaban na ako. Nakabukas na, kikita niya na siguro ang mga ngipin na malalaki. And roaring lion. For dogs, whatever we say of dogs as man's best friend, sabi nga, human being's best friend, pero sa Biblia, ang dogs are not always human being's best friends, also enemies. For dogs surrounded me, a pack of fierce ones have encompassed me. They have pierced my hands and my feet. Paano ba nakakapag-pierce ng hands of feet? Yung mga aso. Yung mga, so, it's a metaphor, no?
Then, you remember, ginamit na uli ito sa crucifixion ni Jesus. No? They have pierced my hands and my feet. No? They should look up in whom they have pierced, sabi pa doon. Then comes the physical suffering as part of the complaint, you know, nung salmista. So, from self-debasement to public humiliation, you know, yung enemies like wild animals, ngayon naman, a physical suffering na. You know. Like water, I am poured out. All my bones are fractured. Imagine, you know, all my bones. So, this is a hyperbolic style. My heart has become like wax, lumambot. It is melting away with me. Maybe nanghihina. No? My strength has dried up like a patched shirt. Ito yung nakikita nila yung ng mga banga, di ba? Yung broken patch. No? Ginagamit yan. Minsan doon sinusulatan, eh, nung unang panahon, doon yung material nila for writing. Wala naman silang papel. So, saan sila nagsusulat? Sa mga patched shirts. No? So, ginamit yon na yung kanda yung lakas ay dried up na. And my tongue cleaves to my jaws. Then again, maalala nyo, na nabanggit rin ito sa Passion ni Jesus, I can count all my bones. They are visible as they appear to me. I can count. So, metaphor lang, metaphor ito, yung hindi ibig sabihin literally na nabibilang niya na yung kanyang mga buto. It's a metaphor. No? The use of metaphor to describe in words the indescribable suffering. Ang hirap i-describe ang suffering, di ba? Kung tinatag mo, ano bang masakit sa iyo? Ano ang, so pag pinapakinggan mo yung tao na, nagkukwento ng kanyang sakit, para ikaw din eh, pakiramdam mo may sakit ka na rin eh. Pag i-describe. Kasi ang sa tao, ang hirap niyang paano ma-verbalize yung kanyang pain, di ba? Saan yung masakit sa kanya? Eh, limited sometimes, limited yung words natin. Sakit sa ulo, sakit sa tiyan. Paano mo yung, anong klaseng nangyayari doon? Minsan, pinapadescribe yan ng doktor para ma, yung symptoms na yan, para ma-identify niya kung anong klaseng sakit. Pero how to verbalize them? Lalo siguro pag you are using another language. Kaya yung mga doktor siguro pag ibang foreigner yung kausap nila, ang hirap nilang ipadescribe kung ano yung naramdaman nila. So, the use of metaphors, therefore, to articulate, now in a poetic, but poetic and painful way, the suffering of the psalmista. Okay, that's the complaint. So, pagsusumbong, sabihin na natin, using the words of Pastor Rico. Now, the third part. There are five parts, no? Third part, pero yung pinaka-meet niya, pinaka-center ay yung pangalawa, yung complaint. Supplication na. It's a plea for rescue or deliverance. So, makikita niyo sa verse 20, verse 21, verse 22, nandiyan yung supplication. Plea na ililigtas siya. But you, O Lord, be not far. O my strength, hasten to help me. Bilis-bilisan mo, natulungan mo ako. Deliver my soul. Ang soul sa wikang Hebreo ay literally throat, no? Deliver my throat. I mean, it's a metaphor for life. No? From the sword, a metaphor of death. From the power of the dog. Ayan na naman yung mga dogs. No? Hindi necessarily man's best friend. Ang dog sa Biblia, dogs are at times portrayed as enemies. No? My lonely life or my solitary life. Nag-iisa ako. Then, verse 22, save me from the mouth of the lion, is the metaphor again of the wild animals, from the horns of the wild ox, answer me. Yan. Plea. No? Urgent plea para mag-intervene si God sa kanya. So, number, yan yung part, another part ng lament. The fourth part of lament is yung motive. Anong dahilan para ikaw ililigtas? Sasabihin niya ng psalmist na, makikita nyo yung
like a person praying, actually. No? So, why the psalmist prays to God for rescue? That's the motive. Verse 23, you find the motive there. I want to tell your name to my brothers, or to our fellow human beings. In the midst of the assembly, I want to praise you. Kasi gusto kong ipahayag ang iyong pangalan sa aking kapwa, no? At doon sa congregation, doon sa pagtitipon, gusto kong magpuri, gusto kitang purihin. Kita nyo yung, hindi niya sinabi, gusto kong magtrabaho pa, yumaman, para ano, maalagaan ko aking mga anak, o hindi. It's, anong sabi natin, for the greater honor and glory of God. Sinasabi, yung gamitin natin yung lagi nating narinig, ad majorem Dei Gloriam, ad majorem Dei Gloriam, AMDG, no? For the greater honor of God. Hindi sabihin, para ako'y makapaghanap buhay pa, para makatulungan ko ang pamilya, para makapag-aral ko ang aking anak, para ano, palakasin mo ako, itanggalin mo ang aking sakit, Panginoon, rescue me. Pero ang motive niya, ay, hindi pare-paresa ang motive. In this particular psalm, ang motive niya ay, I want to praise you. Paano kung makapagpuri kung puro naman pain ang aking naramdaman at napapiligiran ako ng aking mga kaaway. And last part, a praise and thanksgiving. As if, answered prayer ang nangyari. Na towards the end, nagpe-praising na itong tao na ito. So, sabi nila, bakit nagpe-praising yan? Nagko-complain lang kanina. Ano bang klase yan? Dahil baka doon sa kasaysay, doon sa pagnanarit, nasagot na, na an answered prayer. Di ba sabi natin, answered prayer. Narinig ko malimit yan. Lalo pag yung mga couples, di ba? Pagdatingin mo, bakit siya ang gusto mong mapapangasawa? Di ba? Lagi akong may interview sa mga couples, part ng preparation ng kasal, sacrament of matrimony. One of the questions ay, bakit mo siya nagustuhan? O bakit mo gusto mapapangasawa? Anong sagot nila? Malimit. Father, answered prayer. Ayan. So, we can use the word also, answered prayer. Baka answered prayer yung nangyari. Kaya nagpupuri na siya. Those who fear the Lord, praise Him. All you descendants of Jacob, honor Him. Fear Him, all you descendants of Israel. For He did not despise nor look down on the afflictions of the poor. Siya, kasama doon. And He did not hide His face from Him. Kanina, abandoned nga lang siya. Ngayon, pinupuri niya na hindi niya ipinagkakait ang kanyang mukha sa salmista. And when he cried to him, he heard. Kanina nagko-complain. Bakit ngayon sinasabi na answered prayer nga ang maraming nangyari. Now, even the unborn is going to praise the Lord, or are going to praise the Lord, sabi niya. So, sa bandang dulo, as for the people about to be born, about to be born, they will come in order to proclaim His justice, for He acted. So, yung mga ibang nasa anti-abortion na advocacy, pag hinahanap nila yung mga Old Testament, kung saan ba makikita yung mga text na masasabi mo na yung mga unborn ay mahalaga, ito, one text, no? Sa verse 32, even yung mga unborn ay nakakapagpuri na sa Diyos, no? Yan ang sabi ng psalmist, na people about to be born, they will come in order to proclaim the justice or the righteousness of God, for He intervened or He acted. Important note, bago tayo matapos, mga kapatid, important note, not all laments end in praise or with praise and thanksgiving. Nasabi ito ko kanina, not all. Ay may elemento ng answered prayer. Okay? And
it's good to realize that, no? Na hindi lahat na nagko-complain ay may kasagutan agad o may kasagutan habang buhay sila ang kanilang isinumbong sa Diyos. No? Baka naman isipin natin na tuwing magsusumbong tayo sa Diyos, eh, tutugulan agad ng Diyos ang hinanaing natin habang buhay pa tayo, eh, may pagkakataon na kahit on our dying bed, hindi pa rin natugunan ng Diyos ang hinanaing natin, ang naisumbong natin. Eh, ganyan din yun sa some parts of the Psalms of Lament, katulad yan, no? Kaya pwede mong sabihin na it does not end always in an answered prayer, or sabi ni Pastor Rico sa kanyang libro, isang book na naisulat niya rin, it's okay not to be okay, sabi niya, no? Hindi kailangan ang ending mo lagi ay hallelujah and praise the Lord, no? Hindi kailangan. It's okay na you end it that way, na not okay. Kasi ganun yun yung Psalms of Lament, ganun din. Hindi laging nag-e-end sa okay, no? Answered prayer or thanksgiving. Katulad yan, example ay Psalm 88, no? Psalm 88, complaint psalm din to, individual lament psalm. Okay? So tignan natin yung kanyang why, yung lament. Why do you reject my soul, O Lord, and hide your face from me? Similar to Psalm 22. I have been mortally afflicted since kabataan ko, since youth. I have borne your terrors and I am made dumb, numb. No? Your wrath has swept over me. Your terrors have destroyed me. No? All day they surge around like a flood. From every side they encircle me. Katulad din nung ano, encircling pero wild animals. 19th verse. Because of your friend and neighbor, because of you, friend and neighbor shun me. Pati mga malalapit kong kaibigan, eh, umalis na dahil sa iyo. And my only friend is darkness.